Huwag niyong itamay si Aryana. Sama-samang plano ninyo! Sekreto? Hindi ko kong tunay na ama ni Megan. Labla! Naminig niya, nag-uusap lang kami ni Jason. Si Jason? Jason's my ex-boyfriend. Ay! Di kayo patawarin mo ko. Hindi ko gusto saktan yung tatay mo, pero sobra na yung ginawa niya. Makinig ka kay Aryana. Siya ang dahilan kung bakit ka nakalaya. Patawarin mo ko, Aryana. Itigil na natin to, Kapino. Anong itigil? Ako lang naman ang kailangan niyo, di ba? Kapag napatay niyo na ako, at nawala na ako dito sa kaharian niyo, sana matigil na ang gulong. Kaya, napainom ko na kay Tilapio. Sinabi mo, ano pang gagawin ko? Antay mo lang. Ah? Epekto din yan. Ano ba? Mars? Mars? Huwag ka na, Mars? Mars! Okay ka na? Ang galing-galing mo talaga, Mars! Ang galing-galing mo! Ang tapang-tapang, Mars! Mars! Sorry, sorry. Sorry. Okay ka na, Mars? Kumalay na. Cesa, kamusta yung pakiramdam niya? Maraming salamat, Tilapio. Maraming salamat sa kagitingan mo. Pinagtanggol mo kami ni Ina. Hindi ka natakot. Hindi ka tumaklo. Mahal na prinsesa, pumanhin ko po, pero hindi naman po ako tumakbo dahil natakot ako eh. Tumakbo po ako dahil gusto kong humingi ng tulong. Diba, di kaya? Mga Prinsesa Neptuna, humingi siya lang sa klolo, hindi siya umatras. Tilapio, maraming salamat. Hindi ka natakot? Hayaan mo talagang mapatay kanila? Ito, minsan ang pagsuko ay ang tanging paraan para manalo. Pero maasa naman ako na magbabago sila. Handa talaga ako pagsakripisyo. Mawawala yung galit nila. Buti na lang di kinalipinatay o sinaktan. Kung nagkataon, mawawalan na ako ng kaibigan. At saka hindi mo na rin makikita yung nanay mo. Punta ko siya, Tikoy. Sa dagat din. Bago ako mahuli ng tatay mo, makita ko yung nanay ko. Sapat na sa akin yun. Sapat na sa akin na nalaman ko. Hinahanap pa rin ako dito sa dagat. Pero muli akong maasang makikita ulit ka mo kung kakasama. I knew it. Nagduda na ako kay Stella noon pa man. Kakaiba ang kilos niya eh. But I dismissed my suspicions at that time. I gave her the benefit of the doubt. Pero totoo pala. Totoong may namamagitan sa kanilang dalawa ni Jason. Ang sabi ni Kuya Andoy, hinahanap na yung Tito Victor at saka ni Tita Ofelia si Aryana. Gusto mo sa weekend, punta ulit tayo sa dagat. Papalam ko lang ni Ate kay Papa. Sige, ako na magsasabi kay Marlon. Kasi gusto niya sumama sa paghanap kay Aryana. Sige. Nawawala si Aryana? Paano nangyari? Di ba may sakit siya? Bebet, nawawala lang siya pero hinahanap na ng mami niya. Paano nawala siya? Ano, naglayas? Kinidnap? Nawala sa dagat. Sa dagat? Nalunod? Hindi, Bebet. Nawawala lang siya. Baka kasi nandun sa ibang kamag-anak nila. Hindi lang alam kung paano kontakin. 14 years mapakasama ko sila. I was there when Megan was born. I carried her in my arms.
I heard her first cry. I held her hand. Nung natututo siya maglakad. She's my princess, Mama. Ayokong isipin na hindi ako ang ama niya. But my mind is telling me, Stella lied. Naniloko niya ako. She betrayed me. Pero ito, Mama. Iba ang sinasabi nito na anak ko si Megan. Anak ko siya. Hubert, hindi pa ako nagsisorry sa'yo sa nagawa ko. Hindi ka dapat sa akin nagsisorry, Megan. Alam ko, kapag nahanap na si Aryana, sa kanya ako dapat humingi ng tawad. Alam mo, Megan, tama na. Ulit-ulit na lang eh. Gagawin kang kasalanan, mag-sorry ka, papatuwarin ka ni Aryana, tas okay na naman lahat. Ngayon, totoo na. Sorry na talaga. I really hope na mahanap na siya. Hindi naman siya mawawala kundi dahil sa'yo eh. Kasalanan mo to eh. When your mind and your heart are telling you two different things, you have to find a balance before you come to a decision. Kung totoo nga hindi ko, na hindi ko anak si Megan, walang magbabago, Mama. She was with me all her life. She'll always be my daughter. And nothing can change that. I feel the same way. Kahit na ba she has disappointed me before, I still believe she's a good girl. Now, impluensyahan lang siya ni Stella. Talaga eh. Bakit mo ginawa yun? Kaya nga nagsisisi na ako. Nagsisisi? Alam mo, Megan, para kang the girl who cried wolf. Wala nang naniniwala sa'yo. Alam mo, yung mga taong kagaya mo, hindi na magbabago. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Paano kayo naging magkapatid, Aryana? Kasi siya, napakabait. Samantalang ikaw, demonita. Ano ginawa mo sa kanya, ha? Ano? Hey, stop that! That's foul! That's foul! Foulin mo yung mukha mo! Ay mo, magsama kayong dalawa eh. Masasama ugali nyo. Girl, okay ka lang ba? Alam na ni Victor. Sinabi na sa kanya ni Ophelia. Pero, gumawa ako ng paraan. It's my word against hers. Tingin mo sa dami ng beses mong nagsingaling kay Victor, maniniwala pa siya sa'yo. Jason, kahit na anong mangyari, kahit na anong pilit ni Victor, hindi ka aamin sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ex-boyfriend kita, na obsessed kang stalker. Kaya mo sinabi na ama ka ni Megan because you want me back. Alam mo, Stella, tagal ko nang nanahimik dahil sinunod kita. Pero ngayon, alam na ni Victor, ito na ang pagkakataon ko. Pag tinanong niya ako, aaminin ko. Hindi mo sasabihin kay Victor para kay Megan. Gagawin ko to para kay Megan. Panahon na para manindigan ako para sa anak ko. Kung talaga mahal mo si Megan, hindi mo sasabihin yung totoo! Sasabihin ko yung totoo dahil mahal ko si Megan. Jason! Bakit? Ha? I'm warning you! Jason, kaya kong gawin kahit na ano para sa pamilya ko! Hindi mo sasabihin kay Victor! Wala kang sasabihin sa kanya! Wala kang aaminin! Anong huwag aminin? Ha, Stella?
At kapag umamin siya, ano? Papatayin mo siya? Victor, hindi. Stella, ganun ka na ba kasama? Na kaya mong pumatay? Victor, who are you? Hindi na ikaw ang Stella ang pinakasalan ko. Hindi na ikaw ang Stella ang minahal ko. Who are you? No, Victor, I can explain. Please, listen to me. What do you want me to say? Huh? Anong ibig sabihin ng nakita ko? At ikaw, Jason, anong relasyon nyo ng asawa ko? What, Stella and Hi-Hat? It's all in the past. I just want my family back. Ayub ka! Victor! Victor! Nagtiwala ako sa'yo! Trinado kita, kaibigan! Ginagago mo na pala ako! Victor, tama na! Tama na! Isang buhay na naman ang nawala sa atin. Dahil sa karahasan at kaguluhan sa ating kaharian, umasa ako na may babalik ko ang kapayapaan. Oras na palayain ko at patawarin ang mga bilanggo sa kuweba ng kawalan. Pero hindi rin pala. Namatay si Barracuda sa pagtatanggol kay Aryana. Laban sa mga kasamahan niyang Shokoy, sana'y matigil na ang pagdanak ng dugo. At sana, hindi masayang ang pagsasakripisyo ni Barracuda sa kanyang buhay. Wala talaga si Rena. Babalik na ba tayo? Hindi ako susuko. Ayoko mawala ng pag-asa. Mahal na Rena, walang kapatawaran na nagawa akong kasalanan. Mahal! Wala akong ipapatapon sa kuweba ng kawalan. Pero dapat mong pagbayaran, Marlino, ang iyong kasalanan. Ano sa palagay mo? Ang nararapat na parusa para sa'yo. Aalis na lang po ako sa harian. Ang mabukulta tayo. Ikaw nang bahala sa anak natin. Huwag mo siyang pakabayaan. Sana mapatawad mo ako, Aryana. Paalam, anak. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginawa. Ay! Paras ka na! Ayoko na! Tagod na ako sa'yo! Ayoko na! Ayoko na! Mami! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Tikoy, ikaw ba yan? Nalulungkot na rin dahil kumalis sa tatay. Oo. Tsaka naalala ko yung mommy ko. Mommy? Yung nanay ko. Yung tagalupa. Ang tagal na namin hindi nakikita. Hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita. Parang si tatay. Kapag malaki na ako, kapag kaya ko na lumangoy ng malayo, hanapin ko ang tatay ko. Kahit saan,
Siya ang nagdesisyon na iwanan kami ni nanay. Pero hindi ako susuko hanggat di kami nagkakasama muli. Halika na, matulog na tayo. Sige po, hindi pa hinaan ko. Iniisip ko pa rin ba si Barakuda? Si Barakuda po. At si Marino. Nung nawala sila, marami ang nangyayari. Pero maswerte pa rin kasi Tukoy. Kasi may pag-asa pa rin siyang makita ang kanyang tatay. Sabi niya sa akin, kapag malaki na daw siya, hahanapin niya si Marlino. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalayo, kakayanin niya. Gusto niya kasama lang ulit sila. Kahit sino, gagawin ng lahat para lang makasama ang kanyang mga magulang. Delikado sa dagat at sa lupa. Hindi kita pipigilan na hanapin mong iyong ina. Aryana, tandaan mo, may dahilan ang iyong ina kung bakit niya pinili na malayo ka sa kanya. At yun ay para sa kaligtasan mo. At alam ko, kahit nasaan man siya ngayon, umaasa pa rin siya na makikita ka niya ulit. Sir Fenya, bago ako mahuli ni Marlino, nakita ko po si Mami. Ang sa dagat siya. Sigurado ako. Nalulungkot siya dahil wala ako sa tabi niya. Kaya siya pumunta sa dagat para makita ako. Hindi nga rin po siya mapahamak eh. Pero mabuti na lang nandun si Daddy para iligtas siya. Gusto ko siyang balikan. Gusto ko po siyang makita ulit. Inom pa tayo. Victor, tama na. Nakarami ka na. Pare, mukhang may problema ka. Problema? Wala akong problema. Gusto ko uminom lang tayo. Minsan-minsan lang tayo nagkikita eh. Inom tayo. Toast. Toast. Mama, nakausap niya ba si Victor? Kasi kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Stella, hindi pa ba malinaw sa'yo na ayaw ka nang kausapin ng anak ko? Mama, pati ba naman ikaw naniniwala sa mga kasinungalingan ni Ophelia? Kahit hindi ako maniwala kay Ophelia. Naikwento na sa akin ni Victor ang nakita niya. Tinutukan mo ng kutsilyo si Jason. Mama, alam mo naman wala akong balak na patayin si Jason. Kahit na, pati ako, natatakot na rin sa'yo, Stella. Hindi ba binalak mo na rin akong patayin nang tinulak mo ako sa hagdan? Mama, alam niyong hindi totoo yan. It was an accident! Whatever! More than fear, ang nangigibabaw sa akin ay ang galit sa'yo for what you did to me, to my son, and to my family. Mama, please forgive me. Please just give me a
chance to prove that I'm really sorry. Stella? Sumunod sa daddy mo. Kahit na anong mangyari, he's still your father, okay? Megan, I love you so much. Nag-away kami ng Tito Jason mo. Bakit po kayo nag-away? Dahil gusto ko niyang kunin sa akin. At sinabi niya na siya ang daddy mo. What? Hindi ikaw ang daddy ko. Kahit kailan, I will never be your daughter. Sino ang tunay na ama ni Megan? Sino? Si Jason. Mommy? Mommy? Mommy!